palagi na akong kinukutuban sa tuwing si Father Jericho ang maglilid ng misa linggo-linggo sa simbahan ng San Trinidad kung saan kami nakatira ngayon. Kinalakihan ko na ang bayan ng San Trinidad. Kaya naman sa dami ng paring napagdaanan na nakilala ko, si Father Amaris lang talaga ang tumatak sa akin pagdating sa ibinabahaging mensahe ng ating Panginoon. Sa katunayan, paborito ko siyang pare dahil magaling siyang manermon. Mahusay rin namang manermon si Father Jericho. Pero mas tipo ko yung paraan ng paninermon ni Father Amaris dahil hindi ito nakakaantok kapag siya ang nagmimisa. Sa pagsasalita at pagpapahayag ng salita ng Diyos, talaga namang nakapokus kong makinig sa Kanya. Malilibang ka kapag makikinig ka sa paring hinahangaan ko ng husto. Kaso, simula ng madistino si Father Jericho dito sa aming bayan, medyo nadismaya ako. Hindi ko kasi gusto ang paring yun sa amin. Hindi ko gusto yung presensya niya. Ayos naman siyang magsalita sa harap ng altar, sa pagpapaliwanag ng mga isinulot na disipulo ni Hesukristo sa Biblia. Ngunit iba yung boses niya. May pagkagaralgal at medyo paos. Minsan, nang magbabless kami ni Mama pagkatapos ng misa kay Father Jericho, hinawakan niya yung malubong tiyan ng mama ko na may suot ng malukong ngiti sa labi. 5 buwan nang may dinadalang sanggol si Mama sa kanyang sinapupunan, ang 3 sa magiging kapatid ko. Kinakabahan ako. Pakiramdam ko may hindi magandang gagawin ng paring yun kay Mama ko. Nakaraang taon, nang mapalitan ni Father Jericho si Father Amaris, marami na ang mga nawawalang residente dito sa San Trinidad na hindi matukoy kung nasaan. Di pa rin kasi nakikita o natatagpuan ng mga taong yon. Magbangga ngayon. At ang usap-usapan, huling kita ng mga nawawala ay dito sa simbahan ng San Trinidad na mismong pinagsisimbahan ko linggo-linggo. Kalimitan pa ng mga nawawala sa simbahan na iyon ay puro mga buntis. Maraming mga katanungan sa aking isipan ang sumilip noong panahong iyon sa utak ko. Inisip ko na si Father Amaris na hinahangaan kong pare ang may kagagawan ng pagkawala ng mga residente dito sa amin. Pero sa kabilang banda, di yun magagawa ng pari na naglilingkod sa San Trinidad ng 1 taon bago pa dumating dito si Father Jericho na pinaghihinalaan ko ng masama. Napakabuti sa amin ni Father Amaris. Lumalapit kami sa kanya sa tuwing may kailangan kami at pinagbibigyan naman kami. Noong magsakit ang aking ama, walang-wala kami. Tanging si Papa lang ang naghahanap buhay sa amin. Lumalapit kami sa aming kamag-anak para humingi ng kakarampot na tulong. Ngunit maski sila, walang maiabot dahil sa kahirapan ng buhay na tinatamasa nila. Idulog lang daw namin sa kanya hanggang sa maisip kong lapitan si Father Amaris. Ayun, sa isang misa ng pagsisermon niya nun, ang humingi ng tulong ay dapat mapagbibigyan. Huwag kayong mahihiyang lumapit kapag meron kayong mabigat na pasanin sa inyong buhay. Binigyan ako ni Father Amaris ng malaking halaga para sa pangangailangan ng aming pamilya. Sapat na upang mabuhay kami sa araw-araw. Malaki ang utang na loob namin sa kanya. Dahil kay Father Amaris, gumaling si Papa at nakapaghanap buhay. Kaya naman nalungkot kami ng sobra nang mawala si Father Amaris sa San Trinidad. Di man lang siya nakapagpaalam sa amin. Ni hindi namin alam kung saan itong lugar maninilibihan na simbahan. Pero minsan, pumibisita pa rin si Father Amaris dito sa San Trinidad kung saan ito ang panghapong misa dito sa simbahan. Burton, gumayak na kayo at magsisimba na tayo. Inaya ako ni Papa. Sabay bangon sa matigas na banig na kinahihigaan ko. Si Mama, kaliligo pa lang nun nang madatnan ko sa aking pagmulat at tanda ng magbihis. Si Papa nagsisipilyo na nang kalabitin ako. Tinapik ko na rin ang katabi kong kapatid na humilik sa pagtulog niya sa Brenda para gisingin. Yamot na bumangon ang nakakabata kong kapatid.
pero ang cute pa rin. Linggo-linggo kami nagsisimba sa simbahan ng San Trinidad. Umaga nga lang at hindi pang hapon, kung saan ang paborito kong pare ang nagmimisa. Bilang isang buong pamilyang Katoliko, sama-sama kami nagsisimba upang alalahanin si Hesukristo sa kanyang isang linggong pagtatrabaho. Ang linggo kasi na ito ay pahinga niya. Kaya naman upang mabawasan na rin ang aming pagkakasala, nagtungo kami rito sa tirahan ng Diyos nating makabanal. Mahigit isang oras din ang misa ni Father Jericho. Tulad ng dati, nagpa-bless kami sa harap kay Father. Pero nanatili pa rin iyong masamang kutob ko rito. Sa tuwing hinahaplos niya ang tiyan ng mama ko, tila may pagkatakam ang haplos na iyon kay mama. Naglalabasan din ang ugat sa kamao nito na animoy nagigigil. Habang papalakad kami pa uwi, kinausap ko si Papa. Pa, may napapansin ka ba kay Father Jericho? Kumunot ang noon ni Papa. Wala naman akong napapansin na kapuna-puna kay Father. Bakit? Nagtaka siya. Sa tingin ko po, parang nagnanasa si Father Jericho kay Mama. Napapansin ko po ang tingin ni Father. Ibang iba po eh. Sinaway ako ni Papa. Pinagalitan. Tumigil ka nga dyan, Burton. Huwag mong pag-isipan ng masama ang isang pare. Pare iyon, naglilingkod sa Diyos. Malinis ang budi ng kagaya ni Father Jericho. Hindi ko naman maiwasang sagutin ng aking ama. Hindi po lahat ng pare ay malinis ang budi. Kahit ang isang pare nakakagawa ng kanyang kasalanan, katulad na lamang ng mga pare noong panahon ni Jesus. Ipinagkaila nila si Jesus dahil sa sarado ang kanilang dalawang tenga at pinipilit ang kanilang maling paniniwala. Wala pong malinis. Lahat tayo ay nagkakamali at nakakagawa ng mga kasalanan. Tinuro ako ni Papa at galit na pinagsabihan. Burton, tumigil ka sa kasasagot mo sa akin. Kakasimba lang natin at baka malintikan ka sa akin pagdating natin sa bahay. Walang imik na nangingilid ang luha ko habang naglalakad pa uwi. Inalo ako ni Mama para mapakalma ang damdamin ko. Dinamdam ko ba naman yung sinabi ni Papa sa akin nung huli? Kinagabihan, medyo nagtatampo akong nagmumukmok na humiga sa aming banig ni Brenda. Tinakpan ko pa ng una ng ulo ko. Di ako natinag nang kalapitin ako ni Mama. Si Papa naman, sinabihan silang di na ako istorbohin at magugutom din daw ako. Alas 10 na noon at tama yung sinabi ni Papa. Tinalo ako ng gutom. Pumangon ako, kumakalam na ang tiyan. Tulog na si Brenda sa tabi ko. Sinilip ko sa kabiling silid ng Mama at Papa ko. Pareho na rin silang nakapikit at waring nilalamon ng sariling mga panaginip. Tumayo ako at isinapin sa aking talampakan ng tsinelas. Nakauunang hakbang pa lamang ako nang biglang kumalabog ang aming bubungan na nagpangat ng dalawang balikat sa gulat. Tumalbog pa ata ang puso ko. Sinipat ko ng tingin ng kapatid ko. Napabiling lang ito na bagyang napukaw ang diwa sa narinig na ingay. Ano kaya iyon? Dahan-dahan akong lumabas ng silid. Sinilip ko sa kabilang kwarto sila Mama. Pikit naman ang kanilang mga mata at talatang nagpapalamon sa sariling mga panaginip. Humugot ako ng malalim na hininga. Saka tinunto ng aming kusina. Nagbuklat ako ng kaldero. Wala na palang laman iyon, kaya tumakal ako ng isang gatang ng bigas para magsaing. Mayroon pa namang kaunting kinisang sardinas na may sayote sa isang kawali. Nagintay ako ng 3 minuto na pagpapakulo ng sinaing ko bago iyon mainin ng 5 minuto. Pinainit ko na rin ang ulam kong natira sa kawali na ginisang sardinas sa sayote. Jack, sold na ako nito pag matulog. Saktong pinatay ko na yung kalan, napalundag na ako sa gulat nang kumalabog uli yung bubong namin sa 2 beses. Mas malakas na nauna. Tuon ako nakarinig sa silid ni Mama at Papa ng pamimilipat sa sakit.
Si Mama. Tumalima ako at napasinghap ng isang mahabang manipis na kung ano na nakalawit at nasa dulo nito ay nakakonekta sa ari ng aking ina. Bumangon si Papa na galit ang itsura. Inutusan niya akong kunin ang itak. Madali naman akong kumilos at inabot kay Papa ang matalas na itak. Gigil na pinutol ni Papa yung dila na iyon na nakalawit sa butas na ginawa ng nilalang. Isang matinis na tili at iyak ang narinig namin sa bubungan. Nakakarindi sa tenga. Si Brenda ay nakita kong umiiyak na rin na nasa gilid namin. Si Mama, maagang hinahaplos ang tiyan. At laking salamat kung walang nangyari sa kanya. Pati sa magiging kapatid namin kung hindi naagapan ni Papa. Pero si Papa, nasilayan ko na nagliliyab pa rin ng mga mata sa galit. Ayaw niya magpaawat sa matinding bugso ng damdamin na nararamdaman. Ibig niyang paslangin ang nilalang na gumagambala sa maimbing nilang pagkakatulog. Biglang lumabas si Papa sa salid namin. Tinangka akong pigilan siya, pero hindi ako nagtagumpay. Lumabas siya ng bahay para harapin ang nilalang. Si Mama, hirap na tinawag ang Papa ko. Niinti man lang ito nakatayo dahil sa trauma pa rin sa nangyari kanina. Matapang na hinarap ni Papa sa labas ang halimaw na nilalang. Dala ang itak, tinuro niya iyon sa itaas ng aming bubungan. Nasa gilid na ako ng pintuan, pinapanood si Papa. Eksenang kailan may di ko mawawaglit sa aking isipan. Ni hindi ko man lang nagawang tulungan ng aking ama. Ang mga kapitbahay noon wala ring magawa dahil maimbing silang natutulog. Topless noon si Papa, walang suot na pangitaas na damit. Hanggang sa sinalaki siya mula sa itaas ng bubungan namin ng isang berding nilalang na may mga parang palikpik ng isda sa tenga. Bilog na bilog ang mga mata ko habang sinasagpang siya ng aswang. Tik-tik. Isang mabangis na tik-tik. Waring natuod ako sa kinatatayuan. Tila upos na kandila ako roon. Ipinako ang mga paa ko sa sahig habang pinapangos na ng aswang ang lamang loob ng aking ama. Umiiyak ako at humihingi ng tulong. Bumalikwas ang tik-tik sa aking naninigas sa pwesto. Pulang-pula ang malalaking mata nito. Lawitan di lang pinutol ni Papa at bako-bako ang mga ngiping punong-puno ng dugo. Akmang susugod na sa akin ang aswang. Nang saktong dumating ang mga alagad ng batas at agad na umeska po ang tik-tik. Mabilis itong lumipad na di mahagip ng mga tingin ko sa tuli ng kilos ito. Naiiwang nakanganga at larawan ng pagkasintak ang dilat na dilat ng mga mata ng aking ama sa kalsadang wala ng buhay. Bumuhan ng mga luha kinabukasan. Ibinura lagad ang aking ama. Sinisisi ako ni Mama sa pagkamatay ng kanyang asawa, pero kalaunan nawala rin iyon dahil sa malambot ang puso ng Mama ko. Nabalita ang nangyari sa Papa ko at dahil doon kumalat sa iba't ibang baryo ang balita na nasagap nang hingin ng mga otoridad ang statement ko sa nangyaring pag-atake ng tik-tik dito sa San Trinidad. Natagpuan din ang mga nawawalang residente roon sa likod na bahagi ng simbahan ng San Trinidad na nakabuon sa lupa ang mga bangkay. Ayon sa autopsy ng mga pulis, isang halimaw ang kumuha noon. Dahil ang labi ng mga buntis, pinuntirya rin ang tiyan nito. Ayon sa pagsusuri, nawawala rin ang ibang parte ng bangkay ng mga residenteng nawawala. Ngunit ang paring si Father Jericho ay hindi nahagilap ng mga pulis siya. Wala na ito matapos mapaslang ng aswang ang aking ama. Kumpirmado, si Father Jericho ang tik-tik na pumatay sa Papa ko. At tama nga ang kinukutuban ko nung una. Pagkatapos ng libing ng aking Papa, gabi-gabi na akong mulat dahil ayoko mapahamak na muli ang aking ina. Nais ko rin bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng aking ama. Total, wala na si Papa. Ako na ang papalit sa kanya. Ako na ang paprotekta sa tatlong babaeng mahalaga sa buhay ko. Oo, babae ang dinadalang sanggol ng aking ina.
Nasa siyam na buwan na rin ito at malapit ng manganak. Kinain na ng dilim ang langit. Matagal din bago ngayong gabi ay nakaramdam na ako ng kakaiba. Parehong-pareho sa nauna noong sumalakay ang aswang sa amin, noong pinaslang ang aking ama. Para sa seguridad, kinandado ko na maigi ang pinto at pintana. Naglagay rin ako ng maraming asin sa mga bintana namin. Gaya ng aming inaasahan, kumalabog ang aming bubungan. Binulabog ng aswang ang madilim at tahimik na gabing ito, kasabay ng pagkalat ng nakakabing nitong pagpalaho sa paligid. Nilagyan ko rin kasi ng asin ang itaas ng bubungan namin. Inalala ko yung mukha ng papa ko, ang itsura noong namatay ito. Kaya lumabas din ako ng bahay para hamunin ang aswang. Magtutuos kami ng tiktik na ito. Anak, anong gagawin mo? Hindi ko na pinansin si mama. Iniligid ko ang mga mata ko, tumingala sa bubungan, at saka inilapit ko ang mahabang buntot pagi na kikitil sa aswang na ito. Buntot pagi, hiniram ko pa sa lolo ko, ang tatay ni papa. Mabisa raw itong panlaban sa mga aswang na katulad ng tiktik. Hoy! Harapin mo ako, halimo ka! Harapin mo ako, Father Jericho! Hindi ko na naituloy ang susunod kong sasabihin nang mabilis na dumaluhong sa akin ng tiktik. Alerto akong mabilis na nakaiwas. Hinato ko ng buntot pagi ang aswang at tinablan yon nang makakawag ito sa sakit. Bumakas ang pagkabangis ng aswang at hindi na ako nagpatumpik-tumpik na tawin muli ang tiktik. Umangil ito sa sobrang sakit. Ilang beses ko iyong ginawa, pero napapaari ito at halos ilang latay na ang nagagawa ko. Hindi ako tumigil sa kakahataw hanggat hindi ito nalalagutan ng hininga. Pero sa huli kong hataw ng buntot pagi, bigla niya akong binangga. Pinaimbabaw niya ako. Tangka na sa niya akong sakmalin nang maalala kong may asin sa aking bulsa. Tinukot ko yung asin doon at agad na pinahilamos sa nakaririmarim na itsura ng tiktik. Pumalaho naman ito sa sobrang sakit. Sinakal ko gamit ng buntot pagi ang tiktik. Gigil ko yung ginawa habang napapaiyak. Para sa papa ko to. Buong lakas kong pinadyak ang mga paa ko para matuluyan na ang aswang. At hindi naman ako nabigo. Lumailay ang matutulis itong mga kuko. Tumihaya ang aswang at unting nagbabagong anyo. Father Amaris. Laking pagkagimbal kong ang hinahangaan kong pare ang naghahasik ng kalagiman sa San Trinidad. Hindi ito maaari. Bigla na lamang akong nawala ng balanse nang may mabangis na angin akong narinig at dinaganan ako ng malaking itim na aso. Nagtagumpay kang paslangin ng kapatid kong si Amaris. Pero ako, hinding-hindi mo mapapaslang. Malagim ang tinig nito na medyo may pagkagaralgal ang boses. Parehong-pareho sa boses ni Father Jericho. Laking pagkagimbal ko sa natuklasan. Kapatid niya si Father Amaris at may lahi silang aswang. Bago pa man ako makapormat makasigaw, bigla akong sinagpang sa leeg ng dambuhalang aso na ito. Ngayon alam ko na hindi lahat ng pare mabubuti. Ang iba, marahil katulad lamang ni Father Amaris at Father Jericho, suot nga ang mahabang sutla ng telang pare, ngunit may malagim namang nakatagong sikreto o anyo na tiyak hinding-hindi nyo nais malaman.